gawin, pwede nyo rin gawin to. Itong mga to, di ba? Para masanay kayo. Ikaw ba ay isang estudyante o housewife na gustong kumita online? Or isa ka bang employee na hindi sapat ang kinikita at gustong magkaroon ng extra income while at home? Then this video is for you. If you're new around here, hi, my name is Leah and welcome to VA Vlogs by Leah. On this channel, we talk about freelancing and working from home. So if you want to learn more tips and tutorials about career, life, and happiness, please be sure to subscribe and hit the notification bell as well so that YouTube lets you know when I upload a new video. So my question is, are you ready to work online without any experience and without making any investment? So just comment yes below and let me know. Okay, let me get straight into the video. So yung job na tinutukoy ko is one of the data entry jobs that is very in demand nowadays, and that is transcribing. So transcribing, it is typing what you hear, but it is not just about typing kasi meron kang mga rules and requirements na dapat mong sundin depende sa task na ibibigay sa'yo ng client mo. And ito yung pupuntahan natin mamaya. I'll show you my screen and then i-walk through kayo sa website na to para malaman nyo yung mga rules and requirements na sinasabi ko. And then, sa website na to, pwede rin kayong mag-practice muna sa kanila bago kayo mag-apply. And aside from this website, isishare ko rin sa inyo yung 5 other websites na pwede nyo pa rin applyan. And isishare ko rin kung magkano yung mga rates nila. Okay, so as a transcriber, hindi mo naman kailangan ng any special skills or degree holder para makapasok sa trabaho na to. Basta you have a decent typing speed of at least 40 to 50 word per minute, pasok ka sa job na to. Pero kung hindi ka pa ganun kabilis mag-type, you can visit www.typingspeed.com. So sa website na to, pwede kang makapag-practice dyan hanggang sa ma-achieve mo na yung typing speed or yung requirement para makapasok ka sa ganitong uri ng trabaho. And then, kailangan mo rin, syempre, meron kang comprehension skills or good listening skills. So, kung ikaw yung tao na mahilig makinig ng music or kung madali mong na-adapt yung mga lyrics ng music, then this job is for you. Okay, so, puntahan na natin yung website na sinasabi ko so that I can walk you through. Okay, guys. So, yung website na tinutukoy ko kanina is itong gotranscript.com. Tapos, may naalala pa pala akong isang website na pwede nyo pa rin pag-practisan. After kong ma-explain itong gotranscript.com, i-share ko yung isa pang website. Okay? So, dito muna tayo sa gotranscript.com. Ito yung website wherein yung mga clients pwede mag-upload dito na or dito nag-upload ng mga files na kailangan i-convert into text or kailangan natin i-type. Then, tayo mga freelancers, dito naman tayo kumulungan ng mga files na ating ito-transcribe. So, when you go down below, ayan, para sa atin, ito yung i-click natin for transcriptionist. Click lang natin to work. Ayan. So, yung salary is up to 0.60 cents dollar per audio or video minute. Tapos, yung average earnings per month is $150. Tapos, kung ikaw ay isa ng expert or mabilis ka ng mag-transcribe, pwede kang kumita ng $1,215 a month. So, malaking halaga niya. Kung gusto mo na mag-apply, click mo lang itong apply now. Okay, so ang kailangan mo lang para mag-apply sa work na to or para magawa mo itong work na to is computer and internet connection. And then yung payout or yung sweldo mo is marireceive mo via PayPal. Weekly siya. So every Friday mo siya marireceive. Okay, so flexible hours din siya. So, you can
transcribe any time of the day kung kailan mo siya gustong gawin. Pwede. Okay, pwede mo rin. Meron din sila mga support team na pwede mo hinga ng tulong kung may mga issues kang ma-encounter. And then, ikaw rin ang pipili ng sarili mong projects or files na gusto mong i-transcribe. Ayan. Yeah, may mga frequently asked questions din. So, pwede nyo siyang isa-isahin. Click natin itong apply now. Ayan. This audio is used for the transcription. So, ito yung page wherein pwede ka makapag-practice. Okay, kaya pwede mong paulit-ulitin to. For the transcriber task at Go Transcript. So, hello everybody. Pause muna natin. So, to become a transcriber, you must do our test job. So, ito yung test job na sinasabi ko na pwede ka mag-practice bago mo isend sa kanila, okay? Tapos, dapat may sundin mo itong mga guidelines, okay? I-click mo yan. Okay, so sinasabi dito na itong mga files ay confidential at hindi mo siya pwedeng i-share. So, pag ginawa mo yun, pwede kang matanggal dito sa Go Transcript na team. Dito sa website na to, hindi ka na pwede magtrabaho dito. So, ito yung mga instructions. Basahin mo lang siya bago nyo simulan mag-practice. So, ayan. Sinasabi dito na every time a client uploads a file, you will receive an email. So, after that, you need to go to the transcription jobs page and use the files you want to transcribe. So, ikaw ang pipili again, okay? Ikaw pipili ng files na gusto mong i-transcribe. Once na naka-receive ka ng email. And then, makita mo dun yung mga information katulad ng mga turnaround time and then yung text format niya kung clean or full verbatim pa siya and kung meron pa siyang time stamping. Okay? Kasi minsan kasi hindi na naglalagay ng time stamping. So, yung clean and full verbatim, i-discuss dito sa baba. Ayan. Okay? May mga example yan. So, sabi dito, after your transcription is uploaded, you will see your current earnings on stats page. Okay? So, yan. Right after na ma-upload mo yung iyong file, makita mo na agad magkano yung payment. So, again, payments are made every weekend on Friday via PayPal. So, dapat mag-create kayo ng PayPal account. Okay, just go to www.paypal.com and then create an account. Okay, ayan. Yung mga na-transcribe nyo, may auditors na mag-check doon and then makaka-receive ka ng ratings and comments na makakapag-improve ng work mo. So, ibig sabihin, hindi naman siya kailangan perfect kasi syempre, lalo na kung bago ka, merong mga auditors or editors na tutulong sa inyo para ma-improve yung inyong trabaho. Okay, so kung ang average rating mo daw is better than 4.5, then pwede ka na magiging editor. Okay? Diba? Merong ano, progress yung trabaho. Hindi ka lang habang buhay na magiging transcriber, pwede pa magiging on editor. So, syempre, mas malaki ang sweldo nun. So, sabi pa dito, sometimes the quality of audio or video files is horrible. So, pangit minsan. So, sabihin mo lang sa kanila, o kontakin mo itong Go-Transcript team ang client para i-refund yung para dun sa file na yun. And then, yung gagamitin lagi is US spelling, depende yung ibang languages. And then, ayan, much better kung gagamit ka ng Grammarly. Makakatulong yan. So, you can, yung Grammarly, i-type mo lang Grammarly.com and then i-add to Chrome mo lang siya. So, yun. Kung para, yun yung magiging Chrome extension. So, ito na nga yung mga text format descriptions. Okay, yung full verbatim na sinasabi. It is
kailangan mo daw i-transcribe exactly as it sounds. Kung kasama rin yung mga utterances of the speakers, ito yung katulad ng, for example, yung I went to the bank on Thursday, no, Friday. So, yan, kasama yan yung mga pagkakamali nila. Yung mga false starts, katulad ng I am wanted, yeah, something like that. So, kasama rin yan. Yung mga filler words, katulad ng kind of, sort of, I mean, you know, ayan, kasama rin yan. Yung mga slang words like can't, kinda, gotta, gotcha, betcha, wanna, do, no. Ayan, kasama yan. Mga stutters, kung nag-i-stutters ka, I went, yan, kasama yan. Repetition, I went, yung pag-inulit. So, lahat yan kasama. So, yun yung full verbatim. So, kung ano yung sinabi nung speaker, kung ano yung exactly yung sinabi niya, yun din yung exactong itatranscribe mo or itatype mo. So, kung gusto mong makakita ng example, i-click mo lang itong docs. Download, magta-download na siya automatically and then you just have to open it. Ayan, yan siya. Okay. Basahin nyo lang yan para ma-familiarize nyo yung full verbatim. Ito naman yung clean verbatim. So, the transcribed text does not include. So, hindi kasama yung mga speech errors, false starts, stutters. Kung dito sa full verbatim, kasama lahat, mga errors, dito sa clean verbatim, hindi dapat kasama. Yan. Basahin nyo lang yan. I-example din dito. I-click nyo lang yan. Okay? So, itong timestamping types, so, ayan yung format. Dapat daw naka-bold siya at ganyan ang format. So, eto yung example. Medyo nakakalito sa simula, pero pag pinag-aralan nyo, makakapisado nyo rin siya. Ganun, yung format. Nakaganyan. May open and close. Parenthesis ba yan? Basta ganyan. And then bold. Yung ayan. Yan yung sinasabi. Yan. Times something. So, depende. Ano? May kung ano yung sinabi. Kung every, ano ba to? Yan. Every 2 minutes, maglalagay ka ng timestamp. So, simula, syempre, 00. After 2 minutes, kung saan siya tumigil, kung saan siya nag 2 minutes, dun ka maglalagay na, iyan, 2 minutes. Then, after 2 minutes sila, syempre, 4 na yun. Kung dito tumigil, dito ka maglalagay ng timestamp, and then 4 na siya, and so on. Okay? So, madali lang, di ba? Okay, close na natin. Yun yung timestamping na sinasabi. So, meron ding timestamping na every time the speaker changes. Kung magpapalit ng speaker, yon. Depende sa client mo kung anong gusto. Ito yon. Ayan. Tuwing magpapalit yung speaker, ng speaker, ayan, lalagyan mo siya kung ilang minutes bago nagpalit ng speaker. Ayan, diba? Makikita naman yan, may oras doon. So, madali lang. Ito yung may major rules din sila. So, kung hindi mo raw narinig yung sinasabi, halimbawa, malabo, ang ilalagay mo doon is inaudible. Diba? Ayan. Ganto, lalagyan mo siya ng mark na inaudible, tapos yung oras. Kung hindi mo narinig or mahirap intindihin or maingay sa background, then unintelligible naman. Ginagawa mo? Naririnig mo, pero hindi mo siya maintindihan kasi gawa ng yung kasalanan ng speaker. Kung yung, halimbawa, yung hindi maayos yung pagkakasalita niya, the way that he or she delivers the word or kung yung accent niya is nakaiba, ayun, ganito ang ilalagay mo. Timestamp, unintelligible. Okay? Ayan.
Tapos ito pa, when speaker is using conjunctions like and, so, or, but, do, but, to connect longer stretches of thought, it's often a good idea to create sentence division in those places. Oh, ayan. Basahin nyo lang lahat yan, okay? Para alam nyo kung ano yung mga dapat nyo gawin pag magta-transcribe kayo. Ayan. Okay. Mahaba, marami-rami siya. Ayan. Ang dami na. So, syempre, masasanay din kayo kapag lagi nyo siyang ginagawa. At yung mga ratings, makikita nyo rin yung ratings. So, kung ang iyong accuracy is from 96% to 100% accuracy, 5 ang ratings mo. Kung 92 naman to 95, 4 ang bibigay na ratings sa'yo. Sabi nga kanina dun sa nabasa natin, kung ang ratings mo is better than 4.5, diba, pwede ka na maging editor. Okay, so ayan, basahin nyo lang yun, okay? Okay, so puntahan na natin itong test job link para makapag-practice tayo or kung gusto nyo mag-practice before tayo mag-apply. This audio is used for the transcriber task type. Okay, so yun yung audio na maririnig mo. Then itatype mo lang siya. So sabi ko, this audio is used for transcriber task type. Transcribe. Ayan, transcriber. Transcriber task type code. Test. Blah 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 blah. Ganyan. So habang code transcript. Oh, pwede mo siyang i-rewind. Hello everybody, it's time for another. Okay, so okay, habang nagta-type ka, 'di ba narinig mo yung audio? So habang nagta-type ka, nagpo-pause naman yung audio niya. So kaya makakapag-type ka. Kung halimbawa hindi mo man siya masyadong naiintindihan, pwede mo siyang i-rewind. Meron dito mga shortcut keys na pwede mong gamitin para mas mapabilis ka. Halimbawa, tulad dito, i-skip back mo siya for 2 seconds. F1 lang ang pipindutin mo for forward 2 seconds. Kung masyado kang F2, I mean, kung forward mo siya ng 2 seconds. Tapos, kung gusto mong bagalan para mas maintindihan mo, halimbawa, F3 lang. Okay, F4 for faster and so on and so forth. Ayan. So, ayan, makakatulong yan para mas mapabilis kayong makapag-transcribe. Okay, so, kaya hindi ko to in-applyan kasi ako ay hindi, charot. Hindi ako magaling makinig at not a good listener. Charot. Ayan, basta yan. Diba? Isa pa. It's time for another one of my rambling drives through the valley and ayan. Kung gusto nyong bagalan, sabi, diba, F3 mo lang siya. Okay, this transcriber and all points. Ayan, diba, bumagal na siya, F4. In case you can't tell, I am in my car. I'm just starting to drive down. Ayan, bumilis na siya. So, yun yung mga keys na pwede nyong gamitin. Control keys na pwede nyong gamitin. Okay? So, yan. Dito. Yan. Yan yung lang lahat. Itatype lahat ng maririnig nyo. So, practice lang kayo dito ng practice hanggang makabisado nyo. Halimbawa, okay na kayo at ready na kayo or natapos nyo na yung test at sigurado na kayo na papasa kayo, di ba? I-click nyo lang to, send it for review. And then, yung reviewing process, it can take up to 60 days. And then, you will be receiving an email galing sa GoTranscript team. And then, they will let you know kung pasado ka or hindi. Pero, pag hindi ka pasado, pwede ka uling mag-take pa uli ng exam. Or pwede mo pa itong ulitin ulit. Hindi ko lang sure kung ilang... Kasi nag-try ako nito dati eh. Hindi ko lang sure kung pwede mong ulitin right away or pwede ka pong mag-intay ng halimbawa 1 month para makapag-take ulit ng transcription test. Okay? Again, don't forget to follow the guidelines kung balak nyong mag-apply dito. Ano?
So, ito nakalagay pa, if you want, you can try doing the old test. Ito, may old test pa. Ayan, ito pa yung practice jobs na pwede nyo gawin. So, bago nyo pala ito gawin, pwede nyo rin gawin to, itong mga to, diba? Para masanay kayo. So, click nyo lang yan isa-isa. Yan, okay? So, another, yung isa pang job na sinasabi ko, I mean, yung isa pang website na sinasabi ko na pwede nyo rin pag-practicean ay yung listenandwrite.com. Nalimutan ko itong banggitin kanina sa intro ko. Ayan. Naalala ko lang kanina, kaya sinulat ko na nakamalimutan ko. So, punta ka lang na yung challenge. I-click mo lang ang kahit alin dyan na gusto mong pag-practicean. And then, ito na. Ito, type mo lang kung ano yung narinig mo. So, okay. This factory manufactures hundreds of thousands of televisions and air conditioners a month. This factory manufactures hundreds of thousands of televisions and air conditioners a month. This factory manufactures hundreds of thousands of televisions and air conditioners. So yan yung mga websites na pwede nyo pag-practicean. Yung gotranscript.com. So, pag-practice muna kayo doon, then pwede na kayo mag-apply pag sanay na kayo or kung sure na kayo na kaya nyo lang mag-transcribe. And etong writeandlisten.com. Ito pa yung isang website na pwede nyo pag-applyan. Yan, transcribeme.com. Ang sweldo dito is $15 to $22 per audio hour. Okay? And then, aside, no experience required din to. Okay? And then, yung next is rev.com. Ang sweldo naman dito is 0.30 cents to $1.10 per audio minute. Ito yung rev.com. Okay? And then, ang sunod pa na website, yung Upwork. So, sa Upwork.com, ito na. So, dito yung sweldo, depende sa posting ng client. So, iba-iba ang sweldo dito ng isang transcriptionist. Type na natin. Oh, yeah. Tulad dito, Spanish naman. So, iba-iba yung pricing ng transcriptionist dito. May depende sa makukuha ng client. Okay. Yan. Crowdsurfwork.com. So, ito yung isa pang website na pwede nyo pag-applyan. So, yung salary naman dito is 0.03 to 0.20 per minute. So, may additional bonuses silang binibigay din dito. So, i-explore nyo na lang yung mga websites. Ilalagay ko rin siya sa links sa description below. So, just check them out. Okay? And then, see it for yourselves. Okay guys, that's it for today. Kung nagustuhan mo tong video na to, please hit the like button and subscribe as well if you haven't done so. Bye!